afternoon, ladies and gentlemen. At syempre, heto na naman kami muling nagbabalik sa inyong harapan para matunghayan ng semifinals na nga yata to ng ating lower bracket. So this is going to be a battle between MLO ako versus DDDK, and it's still the same thing pa rin, mga kaibigan. So best of 3 pa rin tayo ito, game number 1. So magandang laban na naman to. So the reason why nanalo ang MLO ako against kahapon sa Konoha Kage, at ang DDDK naman nanalo against Dignitas Main naman, or Dignitas Gaming naman kanina sa napanood nyo. Pero syempre, dating patatagay. Ready ba? Ha? Okay, sige. O, hintayin lang natin, guys. Pero syempre, meron tayong poll. Ayan, meron tayong poll. Meron tayong free skin giveaway din, mga bestie waps sa araw na to. So, teka lang. Tignan, kung sino sa tingin nyo or sino gusto nyo manalo for the series, pwede kayong bumoto or maglapag ng inyong mga guest coins. Exactly. Tama kayo dyan. Pero, let's see. Tignan na lang natin dito, mga kaibigan. Ito na. Pa-update na lang ng ating poll. Yes. Ayun, tinanggal na. Shoutout kayo, Joven na Tor Marbid. Yan, best of 3 series pa rin tayo, guys. Pagdating sa finals, tsaka tayo magiging best of 5 or best of 3 din. Best of 5. Best of 5. Best of 5 lang ang grand finals natin. Finals. Yep. So, hindi pa nila ni-start nila, Dogs, eh. Nakandito namin sa room, kompleto na kami. Ha? Dito na kami sa room. Sila yung hindi nag-start kasi sila nag-create. Grabe din naman. Oh. Medyo matagal. ML ako. ML. 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 Shoutout pala kay Jonas Opis Vinas. Pati kay Marlon Javier Jr. Pati kay Nina Balayon. Ayan. Ng AE. Babes. Ito na, siyempre din natin tatagalin pa, mga ibigan mo, kang handa na ang dalawang team para sa ating game number 1, battle between MLO ako at DDD Demon Kings. Direct, let's get it on. Ta-da! Ito na nga tayo, mga ibigan, onto the blue side, that's MLO ako, at sa abilang banda naman dito ang DDDK. Napakaganda din naman ang, ang lupit din naman ang ginawa ni Dog Aider Atlas 3! Dati, oo. Ngayon, MLO na sila. Oo, so, nagkakaroon na reshuffling ng players para sa bahay ni Kuya Dogs sa buong Aether. Naglipatan na sila. Naglipatan na, mga kaibigan. So, parang ganyan din. Parang si Doggy lang din naman nadagdag. So, I think he might wanna get to slash out the branding or to change the branding little by little. I don't think so, but I think yun na nakikita natin. Pero ito, parang ang napalitan lang ni Doggy dito eh si Kenji. Oo, si Kenji. Tama. Si Kenji. Kasi si Kenji, naglalaro na siya sa Aether Atlas naman, kita natin kahapon. Na Aether Atlas para meron na pa din silang laban mamaya after this series naman. Ayun. Isa pa nga pala yan, mga kaibigan. So, we'll see. Tingnan natin dito, mga kaibigan. Creep Zoo. At ito, kompleto sila. Dito, mga best wap. So, first pick. Lunox. Kaja, Lunox, kahit ano. Oh, Joe. Joe? Pwede din, tas, Joe. Tapos, Kufra Kaja. Kufra Lunox. Lunox Kaja. Ay, Lunox Kaja ta. Your team or Kufra, oh, pwede ganun. Dami, pwede pa naman silang mga pagkukunin dito, mga best two, pero... Tapos, pwede ma-open dito si Claude. Dahil sa ano na to, ha? Dahil sa prior pick na show, madaming open pa. Para sa kanilang dalawang, tatlong pick pa dito. Okay, tama. Good tactics din naman yun. Parang sabi nila, pili kayo ng kahit anong gusto nyo. Sa amin nyo matitira. Pili kayo ng dalawang core. Ito nga, DDDK. Tapos yung core na pipiliin nyo, kukontrahin nung dalawang core pa na open. Or iba pang open. Tama. Eh, yun na nga. Sa bilang banda, Lunox lang ang kinuha nila tapos kinuha na sila ng pang-third priority na, which is Leomord. So, meron pa silang Kufra, Kaja. Oo. Tapos, pag ginawa nila yon, magiging damage type na si Cho. Oo. Magiging damage type si Cho. Claude and Kaja. Oo, para ma-secure na din nila. Tapos, agawan na lang nila ng ano. I mean, banat na lang nila ng carry. Pwede. Pwede, pwede. Oo. Ganun lang din naman ang gawin nila dito, mga kaibigan. Tapos sa bilang banda, para na maki-DK tricks. I think they might wanna get Kufra na dito. Binibigay na sa kanila eh. Or baka mabanan pa sila, pero hindi rin. Eh, di ba nyo? Parang ganun. Ayun din kuhanin ng ano?
ng DK kasi alam nila na hindi naman ibibigay kung hindi din na confident yung MLO ako na maaano nila, makakontra. Bakit sa bagay, may chow din kasi. Pag nanakap din naman yung buffer dito. So, they might wanna get naka-instead. Okay na lang daw. Kesa sa carry or Kufra. Pero ito, pwede nilang iba ng carry if so ever so. And I think they might wanna ban carry, Kufra. Oo. Ano pa ba? Para hindi na rin, kasi sasakit yung ulo nila. Binanan na nila ng ano, just ni Driggs. Or Hayabusa pwede. Or Hayabusa pwede. So, late game medyo mataas, ay mababa. Kapag ka hindi makakuha ng marksman dito ang DDDK. Your team is banning. Ayun, Granger. Granger, yung nga pala, isa din yan si Granger na ginagamit din ng DDDK. I think nung group stages natin, ginamit nila si Granger. So sa inyo na lang daw ang carry. Sa inyo ang carry. Ban namin na Granger. Minotaur. Okay. Malalaking tank ang kinuha dito. Mga bouncer. DDDK. Yung isa nanunulak, yung isa nagpapatalon. Oh, isang tank pa pala nga pala. Hindi. Depende. Baka chow tank to or fight. Depende pa sa nila. Oo. Kung anong gusto nila. Pero kailangan pa nila ng burst break Kagura para kay Changgu. Or Harley Changgu. Or Kadita ni Changgu. Basta isang burst. Oh. Isang burst kailangan nila dito. Isang burst pa. No? Yun. Ayun na. Kadita so, tank chow to. Oh, tank chow. Kagaya ng ano, nakita natin nung kagahapon. MLO ko, Changgu, gumamit din siya ng Kadita. Siya din yung nag-MVP dun sa laban na yun. Exactly your point. Pero ito na, sabi lang banda naman dito din. Last pick na para sa DDDK. Isang late game potential ang kailangan dito is either Hayabusa or Kari. Oh, Natalia, hindi siguro. Si Natalia, pagka nakakita ka ng exclamation point, mag-skill ka lang sa malapit. Skill lang si ano, no? Skill lang si Kaja. Mga spider sense na siya. Pero ito na nga, sino up lang din naman ng Natalia. Double pero, ano? Double fighter. Double fighter sa DDDK with the Tamus at saka Leomord. No? Ang bilang banda naman, it's a kompleto si Ricados pero wala silang pure tank. Pure tank na hero. So, chow lang din naman with a kanilang tank dito with a tank emblem yan for sure. Kailangan dito paano yung kanyang pagkakafront. Or if ever, kailangan connected sila ng Kaja kasi mahirap pa mag-set up si, ng play si Kaja. Oo. So, heto na, mga kaibigan. Isang mabilis na recap lang tayo dito para sa MLO ako. They have here Claude, Helcurt, Chow, Kadita, at Kaja. Para naman dito sa DD Demon Kings, ang kinuha nila is the Leomord, Minotaur, Lunox, Akai, at ang Thamus. Yun. Nako, tingnan natin dito mga kaibigan. Kung sino maalala mang sa dalawang sa lineup nitong dalawang to. Pero for now, I think sa early stages, early part ng game. MLO ako dito. Oo, tsaka naka-ano, single tank setup talaga sila kasi naka-mage emblem si Kuya Dog sa kanyang Kaja. Malaking tulong to kasi Malaking tulong yung damage, sila damage pa rin, no? Para kay Kaja. Ayun, napagpapoy. So, nagparehas. So, uuna na rin sila na ano, makapag-clear na minion wave if ever kasi hindi kailangan magkaroon ng diferensya sa space para sa DD Demon Kings para hindi mabawasan ng mabawasan. Mukhang hindi nagkasundo yung dalawa. Oo nga. Magkaiba sila ng pinuntaan. So, alam ni Tamos or alam na DDDK na dito dederecho ang MLO ako. So, oops. Niretry na. Niretry na. Para hindi din sila mag-up kasi pag hindi nila nakuha yung... Gap sila. Delay pa sila. Oo. Gap na, delay pa, mga kaibigan. Pero ito na, back to the ball game. Kuha lang din naman ng buff sa isa't isa. Okay, so, iba. Magandang rotation na pinapakita dito ng MLO. The reason why, pati kasi yung in-invade nila kanina na Little Blue, kinuha na din ng ni Claude. Ayun na, yung yan, yung tinuturo na. Yan, kinuha na ng Claude. So, if that's the case, wala nang makukuha doon ng DDDK. Wala nang, saka makukuha na agad if ever. And, pero ito, for DDDK, medyo hindi advisable yung magsistay sila ng ganyan. Oo, no? Kasi magagap-gap din sila. Pero yung flicker para kay Kritsu sa kanyang show onto the top lane. Sino kaya nakakuha naman ng gold buff yun? Nakuha ni Changgu. Ang nawala pala dito sa MLO ko is si Tira. Wala siya ngayon. Ah, okay. Si so, Tira Dulce. Tira out, Kritsu. Request backup. Uy, naman pala. Oo. Aha, tama ka dyan. Pero eto na nga, 1 minute and 45 seconds, 47 seconds on to our game time. Tignan natin mga best 2 up kung sino
ang makakakuha ng unang panalo Turtle ng game na to. Pero mas pinakamaganda dito, gusto ko first blood muna. Doon muna tayo sa first blood mag-focus. So, pero op, level 3 pa lang pala din nahiras dito. So tsaka ang cloud. Naku po, op. Tapos level 4, uy, first blood. First blood. Di natin napakita kung iisip pa nga dito po yung wrinkles natin. Op, pinag-petify yung repeat. That's pa rin kasi double kill. For the kanina, double kill, pero mukhang damay pa yata siya. Napubutin lang, Hellcurt in din para naman kay Ognimod, pero mukhang siya naman PF ba, hindi nalang din. Mga kaibigan, 2-1 score, 2-4-1 trade lang din naman ang nakuha dito, pero at least nakadalawa ang MLO dito, as we have mentioned earlier. Kay Kadita pa napunta ang dalawang kill, so item lang ang kinakailangan niyan. Hindi naman kasi ni Kadita, solve na. Item at level. Oo, level 4. Sayo dito for DDD1 Kings yung paskuha na rin ng lunok nila is meant for ganging kasi hindi nila na-execute na tama yung gusto nila ng play. And for the offlaners naman dito, the Leomord and the Cloud, medyo lugi si Leomord kasi mas mabilis makakapag-clear na minion wave yung Cloud. Kasi meron siyang blazing bullet na play. Yep, tama ka dyan. Pero we'll see, tingnan natin dito 3 minutes on to our game time. Nako po, malamig. Malamig lumaban sa isa't isa, malamig lumaban. As compared to sa unang series natin, so dito maingat din, nakita natin wala pa rin nagtatry for both of the teams to take that turtle. Oh, kasi doon kadalasan nakakukuha ang casualty eh. Kung wala lang kukuha niyan, di wala magkakapatayan, kumbaga, di ba? Di parang nagkasundo. Objective na talaga. Pero ito na, tulad nga, narig na rin tayo na sige, dapat nang may kumuha nito at bigyan na ng hustisya ang turtle na to. Pero ito si Kripsu. Naupo, ito nakita nila si Link, the Way of the Dragon, pang synchronization of that skill. Successful kill, mga kaibigan. Naupo, turtle pa nakuha. Connection kung saan lalatag yung ultimate or yung sipa ng Cho, dun sakto yung knock-up skill ni Kadita. Ni Kadita, kaya nga oo, no? So matagal kang hindi makakagalaw or matagal kang demobilize. Pero dahil dyan, say one ating score, 4 minutes into our game, ito medyo lumalaking kalamakan. Pero ito na, next, mukhang hindi natin i-go dito, talagang hinaharas lang din ng MLO ko. Kasi MLO. Hindi mo nila kaya i-burst, yung kinagandaan naman kay Tapos. Sa una, pabilis ang kanyang lifesteal or spellbomb. Tama, 3-1 na rin ang ating score dito, mga Bestie Wap. 4 minutes on third layer game time. 10k lang din, halos parehas lang. 11k, halos parehas lang pagdating sa farm. Even though na lamang dito ang MLO pagdating sa hero killing. Pero ito, 2-on-2, 2-on-3 na nga. Ayun mga lang, Demon has been bursted down na nga, kakaibigan. Medyo late lang ang backup, tumakas na kaagad ang MLO. Ako tamang pitas lang ng isa, sabay disengage. Solve namin doon. Okay na daw sa kanila yun. Pero middle turret pa lang nabasag din na dito. Dalawang tori na nasira dito ng DDD1 Kings for MLO ko, both the top lane and the bottom lane. So, ito yung mga mahirap. Considering na meron dalawang offlaner for the both teams. Mahirap kapag yung isa na uungusan pagdating sa tower. Oo, nalulugi. Sumagit din dito nung MLO ko pagdating sa push. Oh, tuto, tingnan natin. Nakapag-light or blunted. So, pwede na nga hindi makatakas dito yung lutok patay natin. Nila. Grabe, napatay nila pala yung yung Tamos lang hindi natin napapansin. Pero mamadadamay pa yata si Link. Naupo, wow, nice man knock-up. Naupo, yung Wave the Dragon pa nga. Naupo si Shider Cutie Forever. Tumama, tamang Chaos Assault lang. Pero bali, wala na lang din. Wala naman pa ng item, mga kaibigan. 6-1 na kagad ang ating super dominant fight na ngayon na pinapakita naman ng MLO ako. Biglang lamang sila pagdating sa gold with a 3k kagad. Push! Lamang na rin sila with the one turrets away. Ngayon, turtle na naman ang aabangan natin. Ito ang kanila pa rin to. Dire-diretso na ang snowball. Ito kasi, pagka turtle, nakuha mo na, kalamangan na yan. Kasi hindi na mababalik yan. Oo. Hindi na mababalik yan. Wala na pag all three turtles na kuha mo. Talagang sobrang laki ng kalamangan dyan. Kasi yung tore sa tore, mababasag at mababasag nyo rin yan later on. Pero ito na nga, Pringles been shotted down din, mga bestie. At mukhang gusto pa ba? Hindi na lang din, i-contest lang din naman nila ang turtle dito. Pero mukhang i-reset yata, mga kaibigan. Pero tamang ambalang. Op, nagka-belo-belo na sipa. Aha, pang! Ayun nga, Leomord ang nakita dito. Way of the Dragon, good initiation dito. Para naman kay Chowin ang uha pa nga. Nice turtle dito. Para naman kay Kadita. Pero napatshot down nga lang si Changgu. Will a double kill para kay Knix. Naku po, gusto pa. 2-on-1 na lang. Ayun, patay na. Wipe out nga, mga kaibigan. Double kill para kay Lebron. Saktong-sakto yung pagpasok nung Blazing Duet. Inantay niya talaga muna na mag- akas ng Minowan's Fury dito yung Minotaur. Para di na siya makancel, no? Tama. Talagang turn around bigla. Kasi talaga DDD1 Kings yung
damage ni Claude. So, 11-4 is the score. 6 minutes and 56 seconds into our game. Item check tayo. 3-0-3. So, Demon Hunter Sword. Next is the Golden Staff para dito sa ating Claude. While for the Nunox Clock of Destiny and kanita, meron na nga Lightning Franchise followed by the Clock of Destiny. Now, tama. Oh, ano dito yung MLO ako? Ito yung napapansin natin sa dalawa nila ngayon. Talagang more on objectives ang kanilang inuuna. Mm-hmm. And comment for the play dito ni Crimson. Oh, yung kanina yung pag-initiate niya ako din. Commended yun. Ang ganda nung target selection dyan si Leomord. Parang nga na-negate kaagad yung damage niya. Hindi na nga napagtawag ng kabayo. Okay na rin kaagad. Good negative one na. Good selection na yun para sa kanya. Kesa naman si Shider QT na ang makuha niya ilunox. Eh, may light orb. Oh, may light orb lang din naman yun. Kasi okay, malaking factor din yung pagtawag mo na ano eh, kabayo. Kasi may halang pagtutulong ng tutorial. Ito, nakabola. Abad sa apat. Nice gank there. Apat na ulti. Apat na ulti ang wala na din siya nagawa. Dark Knight Falls, ulti ni Kadita, ulti ni Kaja, tsaka yung kay Cho. Grabe. Talagang wala hangka, wala din. Tapos dito naman sa top lane, hindi pa mapupush siya ng ano. Na, tatlong ulti lang pala. Oh, na. Dinidimon kasi wala din silang physical damage or lunox lang tsaka Akai. So mapipilitan sila to move out kasi dadating na rin dyan to defend yung enemy. Lord, resurrecting soon. Pero grabe, biglang laki din ang lamang nila dito. 8k. 9k, gold lead. Pag ganun yung ano nila, oh, yung network nila. Yung trend, nila. Oh, pangat yung trend ng network nila. Pakita mo nga direct yung trend ng gold. Yun! Pag ganun diba? Talaga, inclining. Pag ganun. Ay, pag ganun. Ay, pusta, yun na yun. So, paumos ang kanilang gold. Oh, pag ganyan. Yan. Yan, tama pag ganun. Oo nga, pag ganun. Yan. Ganyan. Ganito. Yan. 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 Pringles, labat sa apat. Wala na rin talaga ng puntahan. And the third red, ang nasira dito ni Kuya Lebron sa kanyang Claude. Oops, labat sa tatlo. Apat labat sa tatlo. Minoban Fury, 3 man knock up. Kaso yung health card, talagang inuna doon yung damage yung nag-deal. Yung skin na boss pa nga. Dito yung Minotaur. So, double kill for the Hellcurt. Hmm. Nako po, 11k diba? Gold lead nga sila bigla. Parang napaka-dominante nila talaga nila sobra. Sa, uy, muntik pa si Ogni mo dito. Oh. Diba yung ala dito ng mabilis yung galawan ng ML? Sa una mabagal, pero kapag ka nakapatay palang sila ng palang. Una, dire-diretso. Dire-diretso. Yung mga kills nila, kino-convert din nila into an objectives. So, yun din ang dahilan kung bakit na nagiging dominante sila this time. Pero, knowing the best of 3 naman to, ito yung natin 16-4 ha, tambak sa score ang DD Demon Kings dito. And now, eto na, maglo-lord na nga dito sa Lebron. Napabilis ang tumira. Item check nga tayo dyan direct. Fight na lang natin din. At saka Golden Staff. Dito sa Minotaur, medyo wala pa siyang pang physical damage. Na, ay, physical defense yung mahirap kasi makatina si Claude. Well, for the Akai, for on magic damage, may magical defense pa rin ang kanyang inutang. Kasi kala sa Dark Knight Falls, Drake, nakakatay na isa. Double kill pa nga, pero Pringles, medyo out of banda. Blazing to it, pero masakit yun para sa kanya. Tumiyak siya dun. So, the skill of Lunox, mga kaibigan, pero mukhang hindi na lang din. Doggy dito, op, takas na lang din, Mamba out. Tatlo ang napunish doon para sa MLO ako. Doon sila nalugi nga din naman. Sa engagement na yun, 3-on-1 ang nga naging trade doon. Masakit-sakit. Nakawalan na tatlong core. Sa bagay na, pa-engage na rin naman kagad kasi sila Chango sa blaman. Di lang natutukan ang camera. Na, ano sa taas kasi na zone out din, tira na nung Tamos. Pero dahil doon, good thing yung party ni Demon Team. Kasi nang force din si MLO ako na hindi pa kumuha ng Lord. Kasi kung nakuha din yun ng MLO ko yung Lord na yun, medyo may kalalagyan dito yung DD Demon Kings. Pero exactly. Dahil doon ito, 10k gold lead, 10 minutes into our game. Medyo for DD Demon Kings, yun yung mga hindi nila gusto mangyari. Knowing na merong Claude, itong ating MLO ako. Yep, yan na tama nga naman. 10 kills away din naman sila dito. Ito na, ang first Lord of our game natin dito. Susubukan ang kunin ng MLO ako, but I think, so, op, disengage yan, though. Kasi apat ang kalaban nila dito. Or lima, apat rather. Oh. Tapos, knowing na yung dalawa dito, Kadita at saka si Hellcurt nasa bottom lane. So, para maging 4-on-3. Lugi sila by the numbers. Pero ito na, nakakita nila, nagkakita nila lang Kadita. Wow, binaburst lang nila ang isang fighter na makunat. Grabe, sa bagay. Hellcurt yan. Pinabangan talaga nila para ma-4. Alam kasi nila na ano, nagunahan another divine judgment. Nako, yung Akai ang kailangan nila dito. Nako po. Wala yung Akai, lang. So last to defend is the Minotaur kakaupan ng Akai. So, 18 seconds bago mabuhay dito, si Tamos, tignan natin. Power lock pa nga kay Omni. MLO ako.
with a 1-0 lead. Tinansya ni Akai kasi nakita niya na naglo-lord si Claude. Balak niyang guluhin o ano yun kaysa makuha. Kaso, pinilit naman ng ML Ocon i-engage sa bottom lane. So, doon din naman nalugi ang DDDK kasi pinita sila one by one. Inisa-isa sila. Kumbaga. Sa bagay, kasi ang lineup din naman ng Aether Atlas dito ay halos, I mean, Aether, ng ML Ocon ay pang pick-off. Pang solo pick-off. Kaja tsaka Cho. Di ba? Katik isa sila doon. Tama-tama. Mm. Eh, yun. 1-0 lead tuloy. Ang nakita natin dito, no? Isang magandang laban. Pero pag teamfight talaga, lalamang dun yung ano? Lalamang din dun yung Demon Kings. Kaya yun na lang din yung tinake advantage ng ML ako. Yung pita sila ng isa, tas diretso yun nila. So that's it. 1-0 tayo in favor of ML ako. Oo. Tama. Nako po. We'll see. Tingnan natin dito sa ating game number 2. Kung makakabawi ba ang DDDK this time. No. Shoutout pala kay Jeff Cutie Forever. Yan yung giveaway natin, ayun, guys, is after. Nanonood ba si Jeff? The series, oh, nag-iswatching siya sa akin. Yun. Ayan, shoutout kay Jeff Cutie Forever, kay Bessie Wap. Baka naghanap kayo ng pilot service. Nagpapapilot nga. Nagpapilot nga pala yan. Si Jeff, nanonood ba siya? Ba't sa akin wala? Ah, yun, Jeff Franklin Anaya, baboy. Taba, ganun. Tingnan ko nga. Pati kay Cribsu pala, ayan, nagpapilot din pala yan. Check nyo na lang din yung kanya. Na mga page nila. Game! Tugal! Dami pa tayong laban ngayong araw na to, mga Diyos for Vida. Diyos for Vida. Mga Diyos for Vida, magpapagupit pa ako. Diyos for Vida dito. Pabida. Shoutout pala kay Cesar Adan the second. Kay Chantel Faunilian. Kay Edion Gutierrez. Yun. Shoutout. Yung A-Atlas pala nasa upper bracket pa rin, no? Makakalaman. Oh. Versus SGD. Sa either Atlas, si yan, si... Nga, si Teng. Kenji. Lue. 666. Sino nga isa? Kalimutan ko yung isa. Nakalimutan ko din yung isa. Sorry. Shoutout kay Brian Bryant. Pati kay Mark Ryan. Mariano Navarro. Ipa 1-1 yan. Pa yan nila, Dogs. Depende. Pero feeling ko mahirap pag nag 1-1 to. Unang-una, magto-toss coin sila. Paano pag di na sila first pick? Diba? Ano nga. No, tagal mag-si-invite. Shoutout din kay Mike and Ludivice. Invite na agad, Jay Silva. Pati kay Jael Trinidad. And kay Japar Ampay. Pati Sean Chongko. Chongko pala. Tas guys, si sa MPL para sa day to me pupunta. No, daya niya siya until. Okay, lahat yung kasama. Sino yung makasama ko nun? Exec. Christian. Lalaro sila eh. Obs. Obs nilang nakasasama. Pati kay Edson Marta, hello! Ah, si Jeyo! Tama si Jeyo. Ayun, Jeyo. Oo, tama. Jeyo. Nagkapalit sila, no? Uy, Gerald Beltran for the 100 stars. Shoutout sa'yo. Dahil dyan, meron kang... Thank you! Two zero daw. Depende, tingnan natin. Pwede yung 2-0, pwede yung 2-1. Depende yan sa... Oo, depende. Shoutout din kaya Riley Sarmiento. And kay Desajoy, hello. Masyado matamis to. Yung double choco shake ng ano? Vitamilk? Mm-hmm. Masyado matamis. Ah, Vitamilk ba yan? No, meron na silang ano ah. Mm. Tetra pack ba tawag dyan? Shoutout na from Wuxi, China, Mark Ramel Perfanya.
Shoutout kaya JM Ramos yan, kapatid ni Enya Ramos. Pati kay Ken Marie Silva. Wa pwedeng invite soon. Yun, okay na, meron na. Paita mo nga rin, paita mo rin. Paita mo sa postgame. Yan, oh, di ba? Kompleto na sila mga kaibigan. Ano pala to eh, pagandahan ng ano? Jowa. Jowa. Piling ko pinakamaganda yung kay Link, tsaka yung kay Drix. Oo nga, no? Tsaka kay Lebron. Tsaka kay Lebron. Ay, sorry, sorry. Paning reaction mo? Paning reaction mo? Eh, goods kasi medyo malaki yung ano nito eh. Entrada. Okay, Lady Yurika Flores. Ano yan, guys? Yung mga nagpapa-shoutout, don't forget na rin to like and follow yung page ko. fb.gg/CasterChantel. Ha? Kape. Wait lang. Uy, hi kay Enya Ramos tsaka kay Eggs. Kay Itloggers. Inom na kaya. Nang kadamay kaya ako. Ayan na. Sige. Bitaw mo na yan. Direct. Pero eto na. Back to the ball game na ulit tayo dito mga Bestie Waps. Your team is banning. So for the blue side, bakit? DDDK para naman sa red side ang MLO ako. Ito na nga po mga kaibigan. Game number 2 na nga pala tayo dito ah. Game number 2. Okay, wait lang. Inaayos ko lang ah, yung chargers. Chargering yo. Systems. Yo, natututo. Natututo na. Chargering system. Natututo na. Tapos natatawa ka. Laughing system. Na, joke lang. Para sa DDDK, ang pinan nila is the Harith. Para naman dito sa MLO ako, they will ban. Or they ban the Cho. So may nag-send ng star kasi hindi ko na. Pansin ako din nga eh, nag-charge kasi ako eh. Yun, nakadyo naman ang second ban. Dito na nga DDDK. Ayusin ko lang. Ang aking hair lalute. Shoutout sa page mo na nagko-comment mag-isa kahapon. Oo nga eh. Uy, Aljus again is banned para sa MLO ako. So ayaw nilang pagamitin dito si Kuya Drix ng kanyang isa sa mga favorite heroes. Na, pero ito na sa bilang banda na rin naman po mga kaibigan. Oy, dalawang pick na dito para sa either Atlas and then might wanna get a Kimi. Wow. Na open si Kimi Mong, my Rocket. No. So AE or I mean MLO ako will get the damagers muna. Kimi. So that is the Lunox and the Your Kimi. Team is picking. Shoutout kay Kenneth Joffra, mapati kay Angelo Tibor, and kay Andre Mortega. Yan, mamaya, shoutout ko yung kayo lahat mga bestwa, pero yun nga, oy! Nako po, Claude! Tsaka Leo agad dito para sa bilang banda, para sa DDDK. Isang pick naman dito para sa either Atlas, nako, kulang pa sila, baka ma-outpick ang salatang dapat kumuha na sila kahit isa. Mm-mm. Ngayon pa lang, so, pero buti may mage sila. Doon sila lumamang. Oo, pang early talagang lamang yung first two heroes nila dito. May mage na sila. Solve na. Shoutout Gestoni Orculo. Kufra. Oh. Pwede, Kufra na agad sila dito. Mm-mm. Ang taas na ng Kufra, no? Oo. Oh. Mahaba na talaga. Out. Wala lang. Napansin ko. Mahaba na sobra. Hirap na nga eh. Parang pag side view yung pangit na tignan. Hindi. Sucks lang. Ah, sucks lang. Saxophone. Taas na nga. Crypto guys, siya yung dating part ng Aether Atlas. Yung entry nila ng Aether Atlas for siya the MPL. Siya yung pinakamahina sa Aether Atlas nun. Yan, si Crypto yung pinakamahina sa Aether Atlas nun. Kaya nilipat na siya sa MLO ako. Hindi, joke lang. Tropa yan guys, tropa. Tropa yan na mga drops yan. Pero ito na, isang pick pa dito para sa MLO ako. Parang ano to ha, magandang bigay itong tatlong to. Oh, Lolita has been banned para dito sa MLO ako.
So offlaner, wala pa ding offlaner dito yung ano, yung MLO ako, pero Akai, mukhang Akai ang gusto nilang kuhanin. Kuya Zeus, pagising daw si Zapno. Ah, tulog na naman ba? Tulog na naman ba? Nakastream na naman ng tulog. May girlfriend daw ba si Lebron? Wala! Baka boyfriend meron. Kaya kita nyo naman, nasipag maglaba, di ba? Babaeng babae. Marunong sa gawaing bahay. Babaeng babae, si Kuya Lebron. Oo. Oo, napakasipag maglaba ng taong yan. Kagura. Maganda din ang lineup dito ng Diggy. Diddy. Your DK. Team is picking. Napagaya tuloy ako. Narinig ko kasi Diggy. Nasabi ko tuloy Diddy. Diddy DK. Diddy DK. Diggy. Ang kontray ng Diggy nila dito. Si Koof. Koof rin. Yung ano. Bouncing baby ball. Bouncing baby ball. Franco, parang kanina pa pinapakita to ng ano eh, ng MLO ko, hindi lang nila nilalak. Si Doggy magpa-Franco niyan, if so. If ever, oo. Shoutout pala kay Junji Amoroto. Kay Kurt Russell Rocket din. O yun, Franco. Kasi si Franco, hindi nakakancel ang kanyang ultimate ni Time Journey. So, dire-diretso yun. So, dalawa dito, naka-purify for the side of DDDK, both the Claude and the Diggy. So, sprint para naman kay Kimi, tsaka kay ano. Parehas na naka-ano, member ng PNG yung ano, yung Franco, tsaka yung Kimi. Oo nga, no? Charing. Parehas na naka-face mask. Parehas na naka-face mask. Pero ito, para sa lineup ng DDDK or ng Digital Devils Demon Kings, ang kinuha nila is the Claude, Diggy, Kagura, Grock, at ang Leomord. At para naman dito sa side ng MLO ako, they have your Kimi, Kari, Kufra, Lunox, at Franco. Ayan, shoutout ulit kay Jay Villanueva na napaka pinakamahina sa team MLO ako. Ayan, kasama niya si Changgu. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Nagpapa-shoutout palagi yan. Nagja-live yan tuwing umaga. Napanood ko. Kaya nagpapa-shoutout ako palagi sa live nila. Kaya natutuwa ako sa kanila eh. Kasi para silang mga ano eh. Puyat yung mga mata nila ang bibigat. Pero eto na mga kaibigan. 1-0 lead na pala tayo dito. In a favor of MLO ako. Tignan na lang natin how they're going to make these things around mga kaibigan. DDDK really have to do a comeback dito lalo na sa ating score dahil isang talo laglag ang team nila sa tournament natin na ito. Pero let's see, yun lang natin mga kaibigan. 2K lang din naman, halos parehas lang din naman, pero itong inaabangan ko yung Kimi, kung magpipay off pa ang Kimi pick sa kasi team MLO kanina hindi naging effective for Nikita's game. Pero tignan natin na konti ng 1 minute na meron ng gold buff. Usually, nagkakaroon din ng patayan doon. Pero kita natin, level 3 na for Lebron. While on the bottom lane, ako po, Kari, mukhang hinaharas dito. Both the Diggy and the Cho. Kasi nga lang, the Claude. Pero ito na, bouncing ball. First blood goes to the side of MLO ako. So, Diggy and Claude, medyo nag-overextend din sila doon. Pinilit nila na harasin si Omnimod. So, gold buff dito ay mapupunta sa side na ating Kari. While on the top lane, sino kayang nakakuha ng ating gold buff? Shider Cutie sa kanyang Kagura. Ito na ang Charge Creep. So, sakto with that bouncy ball. Wala na rin talagang pupuntahan. So, free hit lang din. Level 4 for Lebron. Kaso wala pa or hindi umaabot ang kanyang normal hits. Wala pang damage din naman halos dito, 2000. Pero at least nakakuha na sila ng unang patay doon. Killing Diggy sa kabilang banda. Pero 2 minutes pa lang din naman tayo dito, mga bestie weapon. Tapang objective lang din naman muna. Pero si Changgu ang dapat na unang mag-level 4 dito instead of Lebron. No? Pero yun, nakakuha ng ano eh. Nakakuha ng kill eh. Diba? Pero yun lang. Wow, that burst. Nice combo there, talagang abang na abang. Nag-pay off ang kanilang pag-ambush. So 1-1 ang ating score, 2 minutes into our game. Pero kahit nauna dito mag-level 4 yung Kagura sa Lunox, lamang din ang very minimal dito ang DDD Demon Kings. Pero ito na, first turn of the game. Ako, hinarangan ni Grock para ops, na-reset. Delikado't mapanganib. Na-reset doon na si Kuya Turtle natin mga best. Pero ito na, nagkakitaan ulit na ko, Leomord against Kari. Oh, grabe, bilis mo clear lang pala nun. Inaanan lang.
Dito for ano sa late game medyo mahihirapan na yari, ano, si Leo Ward kay Kari. Ay, ito yari, na naman. Kadri. Ah, boops. Fuck. Sumablay ng konti. Sumablay ng konti. Dahil din sa 4-man gank, medyo hindi maging, naging maganda yung trade ng Dignit, ay, namin ng DD Demon Kings tsaka ng MLO kasi hindi sila nakapatay sa taas plus nakuha ng DD Demon Kings yung turtle. So, dahil doon, umangat ang kalamangan dito ng DDD kay pagdating sa gold. Tama ka dyan, mga kaibigan. 3 minutes on to our game time lang din naman dito. Testing pa lang din naman sila muna, mga kaibigan. They're just still testing the waters if it's hot or cold, mga kaibigan. Kasi mahirap na pagka nagsugat, nag-take sila ng risk dito. Pero ito na, level 4 yan. Nako, si Link hindi na pinap ng time journey hanggang sa pinatay siya. Nako, even though na may time journey siya. So, ay ano nga tayo? Patingin lang saglit ng spell nung... Purify din siya. So, naka-flicker dito yung Kufra. So, more damage talaga ng bouncing mold din yung nakapatay dun sa D. Oops! Again, another charge. Tingnan natin. Oops! Dadaan lang din to zone out ng players here. Pipilitin or tatangkain na sirahin dito ng MLO ako ang bottom lane turret ng DDD Demon Kings. Pero for a trade onto the top lane, nakasira din ang DDD Demon Kings. Pero mukhang gusto nga diretsuhin or aagawin ang buff dito ng MLO ako sa bottom lane again. Ayun nga mga kaibigan, 2-1 na rin ang ating score, 4 minutes onto our game time. Tamang wala, halos patas lang din eh. Objective muna ang pinaka-importante dito, feeling ko. Yun din yung naging ano, story ng first 5 minutes or first 6 minutes ng first game 1 natin. Ah, sa bagay, no? Oo, no, more than objectives talaga. Pero tsaka, no. Kung nakapatay, dun sa middle lane napatay nila is Kuya Pringle sa kanyang graph. Oops, grabe, first damage. Hindi na kinaya ng shield with that yun yung overturn. To the rescue is the bouncy ball. Oops! Kagat! Wala. So, play nice. Ulit kasi ito. Oops! Naupon na slow pa nga. Chango to the rescue, pero makakatakas lang din ba? Oops, LeBron na dyan na rin. Fuck, medyo na-late doon or sayang ang gustong inish, ang i-put up na play ng MLO ako. Grabe, nakakatakot. Ang bibilis tumakbo ng mga hero dito, mga kaibigan, kakaiba. Talagang ML na ML din ng mga naka-sprint ng mga player natin dito. Pero ito na, nakakita na naman si Pringle. Oops, hindi na naman tumama. Medyo... Parang ibang templada ng hook ni ano ah, ni Dogs ngayon ah. Oo, medyo kumpara nung dating last time na nagano yan, 'di ba, nag-Franco. Franco asintado, garantisado. Ngayon eh parang kakaibang Franco niya ngayon, parang ano, parang may problema. May ano, depressed. depressed 'yung Franco. Depressed 'yung hook niya, ito na. Aw. Kung may pwesto lang din naman, tamang zone in, zone out. Oh. Kailangan na ano din dito eh, no? Huli ka, Balbon. Nahuli si Diggy, kaso please, so hinaharas din ito ng tatlong players na DDDK. So, a kill for a kill lang ang nangyari doon onto the turtle side. Kaso yung nga nawala ng Diggy. Turtle na kuha ng MLO ako. Oops! Strix! Gamit ang kanyang kabayo, LeBron. Grabe. Wala na rin talaga pupuntahan. Killing spree para sa Kimi. Ganda din naman ang ginawa ng ano doon, ng Kimi doon. Tamang sprint din naman kagad nung nakakita niya na pumasok si Leo Mord dito bilang banda. Naku po, diba? Kakaiba. Ganda laban na naman to mga kaibigan. Pero if you're going to take a look, hindi ganun kalaki. Alamang 900 lang ang gold lead ng MLO ako. So nakaka-farm dito nang maayos pa rin ang DDD Demon Kings, even though na limang death na meron sila. Oops, case assault. Grock nasa low ng time journey yun yung open ni Shiner Cutie. Yun nga lang, oops, napatayin siya ako para laban sa dalawa. Free it lang din, naka-hook. Yun, yung hook ni Kuya Dogs naman na nakakill. Ayan, shoutout kay Maria Garcia for the 50 stars. Same with Christian Joseph Lucan. Ayan, shoutouts din sa'yo dahil dyan meron kayong dalawang Thank you! Ayan, eto na nga, 4-6 na ang ating score dito mga kaibigan. Na 2 kills away na dito ang MLO ako. Same thing, 2k gold lead na rin naman ang meron dito na kalamangan para sa MLO ako. Pero depende kasi kanina ng game number 1 nila, ginto din, mabagal yung progress na simula. Pero nung pumunta na ng like 7 minutes, doon na natin nakikita na unti-unti na lumalamang at nanalo na pala ang MLO ako, without knowing na nabubugbog, sarado na rin pala ang DD Demon Kings. Pero tingnan natin ngayon so far, kasi itong Grock pagka ito nagkaroon ng... No, ay reflect armor. Blade armor. Mahirapan tong Kimi na may pagkulitan, lalo na pag sinuzone out na siya nag-rock, kasi parang you're going to taste the your own medicine, kumbaga. Pero eto na, trade to turret. Oops, pero trade lang. Trade nga lang.
pala dito. Baog, oops, iisahan pa nga. Ko sa pangalan ng harapin yung player Turtle resurrecting soon. Pero tingnan natin sa top lane din nandoon yung Lingmar tsaka Kakura para sumira din ang Torre. Pero to defend is the Franco. Ang bilis talaga pa. Aw, 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 si Kuya Dogs natin dito. Oops, talagang hinok pa nga ang minion doon. Pero Turtle nakuha at na-secure dito na MLO ako. Turtle objective lang din naman. Pare-parehas mga... Ito yung nakikita natin for MLO ko eh. They are more on to the objectives. Kahit kanina ng game 1, hindi natin napapansin or sinasabi natin na ang bagal ng laro. Oh. Pero slowly, kinukuha nila lahat ng objectives for the game. Tama. Kaya sila umaangat. Pero ito, Golden Staff para sa Claude. While Blade of Heptasis ang unang binuo dito ng ating drop. Well, for the... for immortality agad and para kay Kuya Dogs natin or the Franco dominance eyes. So yan, endless battle ang meron na para naman kay Kari. Tama nga naman din Ate Chantel, pero yung Kimi dito, abubuo na rin ng Berserker's Fury, hindi na biro to, no? Pero ang Grock naka-Blade of Heptasis, ha? Hindi siya nag-tank items, ha? Hindi siya dumiretso ng tank item, no? Sa bagay, masakit din naman kasi kapag ka naka-Heptasis yung... Kapag umiikot ng full yung ano yan, full swing, naka-Heptasis siya, tama. Tapos ulti. Oops. Yari Kadrix. Nagpapanggap na daw. Oh, yan. Yari sa akop. Light orb nga lang meron dito. Ang ating Dodox nakatakas pa nga. Bouncing ball to zone out. Pero out lang din with a flicker para kay Crypto. While on to the bottom lane. Pero back, tingin nga atang kapakan yun. Nako, si Link. Kita natin. Hop, time journey. Para iligtas sa kanya sarili. Batal. Pero kinalwit. Dito ng Kukra. Galing din naman nun, no? Inunahan niya. Tapos saan niya inano pabalik, no? Pwede din naman, pero eto na nga po mga kaibigan, another ball game na naman po. Naku po, tier-tier-tier-tier po, ababasagin, pero hindi nila din, walang minion wave. Yep, exactly your point. Pero ganun din mo sa bottom lane, nabasagin din mo silang tier-to-tier dito sa bilang banda. Etong Digi, nangungulit to. Oh. Ay, sarap ireso kill! Ang sarap ireso kill niyan kung may kasama. Yun, nari na nga. Oops! Oops! Oh, tinanamin yung Digi duet. Naku po! Purify. Sinalo ang damage. So that would be another kill. Mga pag-lord pa nga yata. Tatlo patay. Yun, nasyalan kaya Marvin Jolo Ilaw para sa 100 starts. Yeah. Dahil dyan, meron kang thank you! Ano to? First start of the game. So since sa tatlo ang patay dito for MLO, kung maganda na kuhanin ko agad ng DD Demon Kings. For tingnan natin yung Kimi, natitirang buhay naman, dapat hindi sila magpapitas kasi magiging mahirap. Oops! Kabutikan pa kumapatay dun. Si Pringle. So, nagamit ang time journey ni Parin Bibi. Pero depensa ang Marino lang naman niya. Malambot pa naman ang level 1 Lord. So, hindi pa ito ang katapos para sa MLO ko. Pero good fight na rin ito para sa DD Demon Kings because they will be able to show faith the lanes at mapupush nila, magpuflow nila ang top mid at bottom. Pero yung Lord, mapupunta nga lang sa bottom lane. So, tamang push lang din naman dito sa top. Dapat maisabay-sabay nila ang mga minion para makakuha sila at least dalawang tower push. Yung tier 2 tower sa top lane at tier 2 tower sa bottom lane at makuha na nila yun. Ah, the gold na rin yun. Gold lead na kagad yun para sa kanila. For sure. Tsaka sobrang ano, sobrang liit na lang ng lead dito. Oops, crack! Ah, nahugot dito ni Kuya Doggy natin. So, sinalo lahat ng galit ng players na MLO ko. So, that is a good kill for MLO ko. Buti na lang at nasakto na hindi naka-charge. Oo, yung nahilak doon. Exactly your point. Tama ka dyan. Shoutout nga pala kay Rainier Bartolome. Ayan. Shoutout daw. Kanina po ko pa ito nababasa. Isa staff na Lady Cake yo, na sila Erica, Jean, Zaida. Salamat po. Ayan. Shoutout sa inyo. Tatlo sa inyong apat. Ayan. Gusto ko tuloy ng cake. Ayan. Ayan. Isa staff ng Lady Cake. Gusto doon ang cake ni Chantel. Naku po. Ito na. Naku po. 7-8 na ang ating score. Lord dito. So, sinasaglitan lang talaga. Saglitan lang yan. No? Since mayroon din carry na mabilis din talaga nga makapag-depend ng Edessence level 1 Lord pa lang din naman ito. Eh, 7-8 ang ating score. Pantay lang actually. Kasi kita naman natin dahil dun sa pagkakakuha ng level 1 Lord ang laki na naging opportunity for DD Demon Kings para makapagpataas ng minion flow. Tama ka dyan Ate Chantel, pero at least nakapag-flow na nga ang DD Demon Kings dito. Ngayon nabaliktad na ang Vapor, MLO ko naman ang magdedepensa ng mga lanes nila dito at I think that's going to be a good act. Turnaround potential na para sa DD Demon King at yun, buti na lang, walang tinamaan. Dahil kung tinamaan, kahit isa doon, sure ball, maninegative buwan na naman, oo, suntukan na naman ang mangyayari. Pero eto na, tamang ambahan lang, nako, parehong tigisang turret, parehong tigisang tier 2 turret na lang pala natitira sa dalawang teams na to. Pero eto ah, even though na, dito, it's fine, kasi may isang machambahan lang ng hook dyan. Instant.
Oo. Eto na, tulad dyan mga kaibigan, pero samang Blazing Duet lang ginaman kagad dito si Demon just to turn around that fight, pero tumatakas dito si Crimson, medyo nasaktan sa sakitan na yun, hindi na naman tumama ang hook, sayang. Oo, medyo may delay din kapag hindi tumatama yung hook. Item check nga tayo, item check tayo. Kung naka-cooldown reduction ba yung Franco natin dyan? Siya ah, okay. Ba sa Articolo Gaming yan? Cooldown reduction. Oo. Oo, Rangel yung next niyang bubuin. World 4, mag-deploy dito, meron na siyang Queen of Nature, Golden Staff, and the Demon Hunter Sword. So, Diggy on the Plating Time. Para naman sa Kini, 3 core items na agad, Haas, Cause, Berserker's Fury, and the Plate of Despair. Tama. Pero, we'll see. Tignan na natin dito mga kaibigan. Lamang na ang DD Demon Kings dito pagdating sa gold. 2K gold. Nakagad ng kalaman dito. Ang kailangan lang dito. Eh, si Demon ang pinaka talagang malamanan o mataniman ng items dito. Pati si Leomard na rin, syempre. Kasi ganina, maganda yung dive in nung ni... Blazing Duet. Oo, nagkukulong Kupra, pero Blazing Duet niya. Oo, sinalo niya rin yung ult ni... Punit talaga. Kaya napilitan din mag... move away to yung MLO ako. Kailangan dito makapitas ng isa si Kuya Dogs kasi yun lang din yung pang pick off nila na hero eh. Mm-hmm. Kasi ngayon for DD Demon Kings magkakasama na yan lahat. Oh! Purify! Oh! Grabe! Huli nga mga kaibigan mo ang game changing hook ang pinakita ni Kuya Dogs doon knowing na magkakalord pa. Nako, takas na lahat. Mamba out, disengage. Nice. First, grabe. Na-dodge na ng second skill, pero Lord na to. Lord to. Dumiretso ng ulted at pero sa endless battle para sa Leomard. Pero ito, a level 2 Lord daw. Kailangan mag-face. Oh! Oops! Please, yun naman it. Pala! Nagkakasapakan din pala dito. Nako po, mukhang mauubos pa nga ang ano dito, carry at lunok pa nga ang natira. Grabe! So, Lord objective na sana. Lord kaso, na, nawala pa. So iba-iba din na gumalaw dito ang DDDK. Iba-iba. Napakalupit din ng DDDK dito. Di natin napansin sa kabilang banda. Nag-engage din man pala. Ngayon tuloy. Ngayon kanila patuloy ang Lord. Wow! Just kasi buhay wow. Na silang lahat eh. Oh. Dito mag-aantay pa lang 13 seconds, 14 seconds bago mabuhayin. Second Lord goes to the side of DD Demon Kings. Ida, AP Gana Psycho. Nako, napakalupit. Ganda ng laban. Ano ako dito? Speechless ako dito. Dapat ano, dumiretso na silang lahat sa ano? Lord. Sa Lord. Tapos malamang sa malamang nakapag-cooldown or, yung mga Blazing Duel. Or hindi naman dumiretso. Dalawa lang yun. It's either hindi nag-lord yung carry tsaka Lunox. Or yung iba naman ang sumama sa Lord. Diba? Or yung sila Lunox. Yung Lunox yung nag-lord. Oo nga. Or sumama na nga lang sila. Sa pag-aahabol kila, ano, kila Claude, kila... Kasi, depende, kasi kailangan din sila din sa fight. Or yung nag-fight, kaso yun ang sumama sa Lord. Kaso dalawa lang yung nila, nagpa-ubos silang tatlo. Oo nga, no? Grabe. So, yun nga lang, yung dalawang decision lang kung sinong tama dun sa dalawa. Diba? It's either finish nila yung team fight dito sa bilang banda, or finish nila yung Lord. Parehas lang. So, ibig sabihin, miscommunication. Miscommunication ang part kasi iba na go yung iba. Hindi, yun yung overturn. Grabe yung damage ng fire dito. And a free hit. Takot, diretso, triple kill. Yay! Game 3 pa nga, mga kaibigan. Pasok na ang Lord. Tower lock na. And congratulations to DD Demon King for tying this series into a 1-1 and we'll be witnessing a game number 3. Yun. Na, oh. Sayang. Ano yun? Ah, oh, yun. Pwede rin tama sila doon. Pwede excited sa Lord na sanang winipe out na kanilang tuluyan or na nag-Lord na lang sana silang lahat. Oo. Paalin. Either way. Oo, yun nga. Basta yung pinaka-ano doon, kung mag-objective sila, dapat buo, kompleto buo sila. Kung mag-engage sila sa fight, mas maganda na buo din sila. Kung mag-Lord sila, buo sila. Oo, yun din yun. Sayang, no? Eh, yun lang. Sino man ang nag-shot call sa nilang doon, hindi sila nagkasundo. Pero yun ang pinaka-game-changing moment. Eh, nagkamali sila doon ng decision making. Pero it is what it is, mga kaibigan. So, if in this case, we'll be having a game number 3. Isang mabilis na break lang muna kami, guys. Ha? Isang mabilis na break lang habang magtotoskin lang din ang ating mga player. Pero for now,
kami pa rin na magiging shoutcaster nyo for later on, later in the life, later in the rain. My name is Zeus. Ako si Atri Chantel. At kami ang Kamote Tandem. Jasmine, League 4 will be right back. Don't go away after a quick 2-minute break lang. Download for free. Your team is banning.
Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Kimi. Your team is picking. Your team is picking. Your team is picking. Lolita. Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Akai. Your team is picking. Ako ang iyong konsensya. Haba ng dead air. Pinakita ko lang sa inyo guys yung draft pick para kayo na mismo mag-analyze. Para kayo na mismo mag-analyze guys, di ba? Wala, game 3. Hanggang finals pa tayo dito. Hanggang grand finals pa naman tayo dito. Wait lang, stretching lang tayo ng slide. Grabe. Di ko na carry Bem, kaya di ko na carry Boom Boom. Oh, sige, punta tayo dito guys. Sinong gusto mag-shoutcast?
Punta na dito! Baka malay nyo, ayun ang hinahanap namin. Yun, para sa lineup ng MLO ako, ka. Ang kinuha nila ay si Kimi, Tamos, Kufra, Lunox, at ang Minotaur. At para naman syempre sa kabilang banda, para sa Digital Devils, Demon Kings, Teafir, Lemord, Lolita, Harley, Akai, at Aldous. At syempre, ito na mga kaibigan din natin patatagalin pa. Game number 3 na to sa wakas. Naku po! Welcome to Mobile Legends! Tadadadad! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Grabe ka naman doon, Derek. Smash them. Pili ko masasagad lahat ah. Ito na. Let's do this, mga best to up, mga kung sino man, mga kakamote tandems natin dyan. Sa wakas, game number 3 na tayo. Pero kahit ubus na ang aking enerhiya, hindi ako susuko para ma-cast ang mga laban na ito, mga best to up. So ito na, nakupo. Tama nga, minion wave clear lang din naman sa isa't isa. Same thing on to the other side, ganun din. Pero inuna nila ang isang jungle nilang maliit. Pero ito, kukuha. I-invade lang din naman sila ng kanilang buff dito on the DD Demon Kings. Pero ganun din, counter-invade din sa bilang banda naman. Sagutan lang okay. Din, same rotation lang din for the both team. Kaso, ito, ganito lagi yung nagiging story ng laban natin. More on objectives talaga on the early part of the game. Iwas sila pagdating sa clash, tapos everything else will follow. Oo, tama ka dyan. Pero, we'll see. Tingnan natin mga bestie waps. Kung this time, sino na ang magwawagibang talaga? Is it the MLO ako o DD Demon Kings? But I've checked na the scene here that may Aldo na naman ang DD Demon Oo, Kings. Oo nga, ano nila yan? Comfort hero nila. Comfort hero nila pag nasa lineup nila, mataas yung chance na nanalo sila. Nananalo sila yan. Kaya nga. We'll see. Tingnan natin sino ang alalaman dito. Pero may Kimi din naman ang MLO ako. But the problem here is it's an Aldo. At nakahinaan din ni Kimi yan pagka nakita ganyan naman na all dalawang sapak lang, isang sapak talo, isang katutak kumbaga. Pero we'll see. It is what it is. Parang ang Aldo binabalik basta DD Demon Kings ang gumagamit. Oo. Balik sa meta na. Balik sa meta. Iba, iba talaga yung paggamit ni Kuya Drick sa hero na yan. Talagang pag siya yung may gamit, kinakatakutan. Parang kay Kenji sa Hayabusa. Pag Hayabusa yung gamit niya, may palalagyan. Kasi nga lang naipit dito, ultimate pero buhay pa rin ba? Oops! Buhay pa! Sinalo niya lahat, majority ng ultimate dito from DD Demon Kings. Pero still alive at makaka-uwi pa nga. So maganda tong opportunity actually for MLO ako to take the turtle. Kasi wala na yung Hurricane Dance. Natawag na din si Barbiel. So, ultimate wise dito lamang ang MLO ko pagdating sa skill, I mean. Oo, kaya nga, tama ka dyan. Pero eto na, kukuha ng turtle, nakuha na rin ng MLO ko, secured objective. Pero eto na, parang bagong bugbuga na naman ba? Pero hindi na lang din. Wow, Minow and Fury. Para naman dito sa MLO ko. Pringles, might gonna fall down. Hindi, 1,000 pounder pabaliktad. Pero yun na lang, first blood has been taken by Kuya Changu dito on to that lane. Yun, sa wakas, tumulong ka din. Ika, magkakasit ka. Ha? So, 1-0 ang score natin dito. While on the top lane, kita natin dito si Demon ay nagpo-push lang din ng turret. So, 6.6k as compared to the 6.1k dito ng DD Demon. Mamaya, Kings and Chase. Pagkatas ko mag-cast. Eto pala guys, si Aljus pwedeng kontrain ni Kufra pag dinaanan niya ng Chase. Pag dinaanan ng bouncing ball si Chase Faith, makokontra niya yun. Ayun naman, napakas pa nga. Ayan. Tama ko si Kyle, mga bestie wap. Baka sa mga di nakakilala. And intro muna. Yun! Manod! Yeah. Ay, malakas yan, di ba? Oo. Yung ano, yung golem. Aling golem? Aling golem ba dyan tinutuhay mo? Yung pinapatay nila. Oo, jungle yan, jungle. Oy! Tumalun, putang ina. Oh! sorry, nabig na ako. Demo ko. Game 3 na to. 15 minutes. Maliwag. Ito na. Sayang siya na kayo dun sa lasing na yun. Lasing yun eh. Hindi, caster ng Dota yun guys, ng Lupon. Nila Kuya Nick yan, shoutcasting Len. It's Kyle. Ayan, Kyle Hehe. Ayan, isang malupit na shoutcaster naman sa Dota. Ayan, napapanood yun naman yun mga kaibigan. Napamura na lang nga mga kaibigan. Pero ito na. Well, alamang dito ang MLO ko if you're going to take a look. At nasa kanila ang atakbo ng bola. So far with a 1-0 lead kaagad pagdating sa kill. Pati na naman sa gold, 1.5k naman kaagad. So, sa Torre, ganun din. Same thing lamang sila. Well, it's given. Oops. Well, it's given kasi Kimi yan eh. Kaya may mabilis mag-push ang Kimi. Oo, kasi ito nga lang, Pringles, may pilit ang tumakas kasi sa
1,000 pounders. So 1-0 pa rin ang ating score. So kita natin gaya na sinasabi natin. As always, MLoco and TD Demon Kings, more on the objective sa early part of the game. Yep, yep. Tama ka yan. So, ito naman kasi, TD Demon Kings, kailangan lang nila bigyan ng stock si Aldo. Ano na? Nagmura! Kilala na nila si Kyle? Yung mga nakakilala kay Kyle. So, another turret ang nasira dito ng MLoco, and that will be on to the top lane, while on to the bottom lane, kita natin na the Aegis and the Harley clearing the minion and cutting the minion wave. Pero ito na, Lolita is a good counter pick actually for both for the Lunox and the Kimi. Kasi nga lang hindi masyado nagpe-pay off. Kasi damage-wise and farm-wise lamang dito ang MLoco. Pero, uy, dun sa bottom lane, medyo naiiwan dun. Pero Tori ang pumatay with the help of the Minotaur. So yun, the pre-hit na 10-6 na pre-hit. Pero Tori, ang nitrate. Pero at least na-shotdown nila si Drix dito. Kailangan lang naman i-shotdown ng shotdown dito palagi si Aldo para hindi na kumulit pa at hindi na magka-stack pa ng item. Pero ito si Ognibot 2 against 1. Pringles, ipit na ipit. Wasak na wasak. Talagang punit ang Garter. Pero buhay, nadulas. Makunat! Makunachi, Ipo, Maunachi, mga kaibigan. Pero ito, tier 1 turrets ng mga DD Demon Kings, basag na lahat. And now, gusto pa nga nilang invade ng Tori. Ng buff dito ang mga kaibigan. Rainier Bartolomeo, na-shoutout ko na yan. Sana narinig nila. Erika Jean and Zayda, yan. Shoutout sa inyo, from Lady Kick. Parang sana pangatlo na yan. Sana narinig nila para maging masaya namin ang mga pinapasara. Oh, it's na-reset ang crab dito sa bottom lane. May pilita mag-guest assault na ako. Chase Fate para makita. Oops! Optimum! Talaga natatakan dito. Tingnan natin kung pinagsasapak. Poker Tricks! Ultimate dito. Oops! Buhay ang bata. Buhay ang bata. Tinamahan ng parahay. Ito yung mga simple rotation ng DD Demon Kings na medyo magiging masakit sa ulo kasi habang nag-gank sila doon tapos hindi nila napapatay, nakakatsira ng Tori dito ang MLoco. Minowans Yuri, catches 2 kasi nga lang tinira ng Tori. Kuya Doggy natin na Numinon Blast, nastan dito Lebron. Oops! Kasi Chango medyo out position siya doon, pinagbabato ng sago. To the rescue is Mamang Kupra. Oops! Batohin mo, Kimi Mong may rocket! Patay! Grabe, ang bakbakan dito. Top lane, mga ipipilit na. Pero hindi, kung may position yung Harley, yari sila dyan pag nakain. Hindi, wala rin buhay Harley. Oo. Pero itong kailangan dito. Kay Drix, ang ginagawa niya dito, pinipilit niya rin talaga na makuha yung ane. Ayun! Paalam! Hasta la vista! Dapat ipitin! Dapat ipitin ni ano! Nice save! By Crimson! Sakto-sakto yung sinasabi natin kanina na maka-counter si Chase Fate na ng second skill ni Kufra. Yes! So ito na! Turtle again, kinakuha ng MLoco and nakakuha doon ni Kuya Chango sa kanyang Lunox. So nako po, medyo ano to for DD Demon Kings since ang second tier turret na nila sa kanilang top lane ay nasira na dito ng MLoco. 6-4 ang ating score, 7 minutes and 46 seconds into our game. Dito pa yata, nakita pa, pero hindi nila din, tamang bounce-bounce lang para makataas, para taas. Pero grabe pinahita ng MLoco dito, nakakatuwa yung mga intense. Oo, nakatakas pa din. Yun yung mahirapan dito si Trix kasi talaga hindi siya makakapangulit. So item check tayo for the Kimi. Ang mabilisan yun. Anata no, subete o Blade of Despair, kaya naman pala makatewal for the Lunox, meron na siyang Lightning Truncheon. And for the Akay naman dito, tankers nila, parehas na naka-Athena Shield. Hunter Sword naman dito, si Kimi natin, feeling ko. Pero we'll see, tingnan natin mga kaibigan, kung makabawi pa ba, hindi Demon Kings dito sa pressure na ginagawa ng MLo. Although, hindi naman ganun kabigat ang pressure na to, but still, pagka hinayakan nila to na lumaki, mahihirapan sila na mahirapan patagal. Pero yun na nga mga kaibigan, tamang sinusunod lang din naman si Lolita onto that middle lane. Same grabe thing dito para kay Ogni. Grabe pinagigigilan yan. Grabe papalagan, wala kang sombrero niyan. Naipin kasi hindi ko bagat ang Hurricane Dance. Boom! May kruha na naganap dun sa top lane natin. At habang nangyayari yung tatlong players na nandyan, dinediretso na lang MLoco. Pwede nga tower lang. Hindi niya pinapatipi. Kuya, naku, ito nagigil na mga kaibigan. Naku po, kailangan gumawa ng himala dito. Kailangan depensahan to, pero wala nang minion nga. Ubus pa ang MLoco. At takas na rin sila dito mga kaibigan. Muntik na, pero medyo still. Medyo naging ano doon. Medyo naging maasim din. Kilalaan nila pre. May mga nagko-comment.
Sabi, si Kyle. Di ba na? Kaya na. Dota yung pandota lang daw. Lord resurrecting soon. Di, oo nga. Meron nga na sabi. Makilala ka nga nila. Bobo ka daw sa Dota. Pero ito, pandota lang daw ka na daw sa MN. 7-6 ang ating score. 9 minutes and 40 seconds ito. Lang. Ka lang dito. Na meron level 1 Lord. Ang na pwedeng kuhanin dito ng bonus team. So, things kita natin. Talaga hindi tinitingilan itong top lane. So, stock lang din ang stock. Item check tayo for the Aljus. Tricky gold din naman na dito agad ang MLO ako. Endless battle. Nako, uy. Ayun na, endless battle na rin. Ah, naka Wind of Nature si Kimi. Oo, ready agad. Kumbaga, prevention over cure. Yan. Dito si Kyle eh. Yan. Sama ka lang. Upo ka lang dyan, Kyle. Pampaswerte kayo. Kaya para di, para matanggal yung ano yung sumpa ng best of 3. Ito na, nakupo. Uy! Kakita na ito, Lord. Kinukuha na mga kaibigan sabay wild charge lang. Ay, charge. Kung ano man yun. Ito na. Kakita. Nga lang ito, Pringles. Dadating yata. Numinum Blast. Napakaganda ng setup doon. Hurricane Dance. Mga para dito sa ating Akai. Naipin po yung doggy natin. Nakupo. Natitirang buhay. Is Crimson. Elie Frodo. Sinalona Poker Tricks. Ganun! Boom! Sira ang immortality. Dami natin kita pa rito ng Pro 3-point kill. Pangakay, Drick. Pa, para sa Aljus. Sarap ng stock. Grabe. Oo, tapos may alert pa sila. Oo. Panalo pa. Panalo na. Matatalo pa nga ata. Di pa naman talo. Baka matalo pa lang. Panalo na. Baka matalo. Ah! Buti lang walang follow-up. Yun yung ano, yun yung mahirap para sa ano eh. MLO ko. May Aljus pick kasi dito. Oh, yun yung pinakaayaw nilang patabain. Tapos yung Lord pa nakuha niya. So, triple kill, 30 plus 10. So, 40 stacks agad. Instant. Instant. Tama ba yung calculation nun? Parang 4 times 4, 40 plus. Ganun. 4 times 4, 40 plus. Ah, I mean. Oh, Invoker Lords ka daw, oh. Ah, Invoker Lords ka ba? Ah! Puro Invoker, Kyle, sabi. Invoker Lords, mga sinasabi. Nako po. Pero dito for MLO ko, mabilis pa rin din naman na ano, ma-defend yung first turn kasi nga lang si Drix nagkakaroon ng stack. Ito na, boom, kinancel din rin itutuloy. Dito for ano ha, for DD Demon Kings, kailangan kontrahin na nila ng Necklace of Durance or kaya Deadly Blade yung tapos. Kasi kanina pa nila gustong patayin, pero hindi nila mapatay. Tama ka dyan. 12 minutes na rin under their game time. Buti lang nga, natanggal na agad din ang Lord na magiging sagabal sa kanila. Pero yun nga lang, malaki pa rin ang mga minion wave. So kailangan nila i-clear nila ang laban na to. Ha? Oo. Oh, oh. Oh, welcome nga pala sa bahay namin. Ayun oo. Oh. Shout out kay Kyle, Invoker user. Malakas yung si Kyle. Ayun oo. Oh. Iba na naman. Mike Lawrence Malunas. Last daw si Kyle. Lori Torres. Sa mga fans ko dyan. Hinagaw pa nga yung mic sa akin, ang best you up. Kaya ang kalupit si Lodi Kyle natin. Ayun o, ito po yung sa Mark S. Cram. Idol Invoker, 5 seconds, 5 skill out. Uy, may nag-comment, Kyle Reese Lord. Patay tayo dyan. Ano daw? May umo po. Kano Kyle, ano? Kyle Reese Lord. Oh, so Kyle Cancer naman daw, isa. Naniniwala ako dun. Kyle Cancer, oo. Eto na, ang suntukan natin. Binawan Fury, catches 2! Pero yun nga lang, medyo walang damage dito. Coming from DD Demon Kings. Oh, grabe! Si Celebron, body kita na isa. Wala na ang damage, actually. Yung ano doon. Magic niya, magic time niya. Pero eto na, naupo, Pringles, nakaipin pa nga na. Oh, delikado, kuya Dogi dito. Kailangan lang makabawi dito, mga best 2. Pero eto, pinasok na nga. Naupo, last man standing pa si Kuya Lebron. Turn around, kill pa ba? Ah, die! Boy, ang bata! Oh, ang laka! Ang laka! Naupo, na-wipe out pa. Tapos dito, ang unang mabubuhay is the Kumpra. So, mahihirapan dito yung MLO ko to defend. Doon na tank ang isang Kumpra. Tapos kay isang minion pa. GG, do you love me? Nako. Boom, pinagsasabak. Boom! Tapos ang boxing. Yan, meron din AD yung good keres. Lupit mo, Kyle. Kyle, hehe.
Yun, MVP for this game is a Demon. Kung si Marlo daw cancer sa ML, si Kyle cancer sa Dota. Guys, gusto niyo ba na mag-aral si Kyle mag-shout ka sa ML? Walang problema. Pero yun nga mga kaibigan, so isang magandang laban na naman ulit ang ating natunghayan. A battle between na ML ako at DDDK, DDDK 1 with a 2-1 ang ating score dito. 2-1 nga ang ating score dito. Panalo ang DDDK. So with that said, DDDK will be proceeding on to the next round. Pero for now, next game natin nga pala, abangan nyo either Atlas at SGD Dragons Omega on to our top bracket mga ibigan. So upper bracket naman. Tapos magre-live tayo guys for the next series. Yun nga pala, magre-live nga lang din pala tayo mga beso. So don't go away, just my League 4 will be right back. Pero for now, kami pa rin ang shoutcast for this game. My name is Zeus. Ako si Ate Chantel. At kami ang Kambote Tandem. And we'll be right back. Tama mo yun.